Alright, eto na! Eto na talaga siya! Papakilala ko na sa inyo ang talagang mga fresh na fresh. Please welcome Miss Regine Tolentino! Everyone, magandang hapon po sa ating lahat. Masaya naman din, Maki. Thank you, Miss Reg. Kamusta po kayo? How's the baby? She's wonderful. Life for the new baby is absolutely amazing. And I'm doing great. I'm feeling so much back to normal again after, you know, 5.5 months of adjusting to being a mom again after so many years. Kaya masayang masaya ka. The house is just bustling, full of joy, and life is good. Mm-mm. But parang hindi naman ang anak, Miss Red. Bakit ganyan? Bakit ganyan, Miss Red? Nasaan ang hustisya? Grabe ka, ikaw naman. Lahat naman, ganyan talaga after mga anak. May natural glow talaga nangyayari. So, you know, from just being happy and super blessed and grateful. Ayan. Eto na lang, Miss Red. May mga katanungan tayo dito na inihanda para sa inyo. And your question goes like this. What am I doing? Sabi niyo yung ano, new normal, di ba? Itong new norm. Paano ka naapektuhan nito and how do you cope with it? Yun na lang muna. Naka-case akong naapektuhan ng new normal. Actually, I'll start with paano ako naapektuhan sa utak ko, yung mentally and yung emotionally, di ba? Siyempre, lahat tayo nagkaroon. So I really ran through that whole stage of being stressed and having so much anxiety about your health, about your finances, about, you know, kasi kakapanganak ko lang nung start ng lockdown on March 17, so talagang nagkakagulo sa hospital, and syempre lahat kami hindi namin alam po anong gagawin, sabay-sabay yung mga problema, so I had to deal with the unknown, with so much uncertainty, di ba? Physically naman, syempre kakapanganak ko lang, first time ko maka-experience ng C-section or CS ng mga anak, so I had all of these body changes, syempre na nag-gain ako ng maraming weight, and you know, just adjust all of that, and of course in a good sense as well, nag-adjust din ako sa lutong bahay, resting and cleaning the house. Talagang na-enjoy ko yun, hindi mag-exercise kasi pinagbabawalan yun sa akin ng aking doctor. So parang it's a mix of enjoying the resting but also missing the workouts. And then syempre na-apektuhan ako financially, yung mga businesses namin, syempre, it's a direct hit because sa amin, mga garments, mga party dresses, mga costumes, mga rentals, wala nang event, talagang na-stop yun, pati yung dance studio namin, wala nang mga events, and hindi na pwedeng group exercises, yung mga dance classes namin dito, yung mga rentals. So talagang nag-adjust because we have to think fast, we have to be adaptable, and you know, you just had to approach it as most positive as we could, but nakalaos naman. Ngayon I think everyone can relate, lahat nag-a-adjust pa rin, and we're all just kind of going through this together. Tama ba, DJ Maki? Yes, ayun naman yung maganda, di ba, na kapag adjust tayo, nakaka-adapt tayo, at syempre hindi tayo tumitigil sa paglaban sa buhay, di ba? So, eto naman, Miss Reg, may nagtatanong, sabi nila, what are your secrets daw po in maintaining a well-balanced life despite of the pandemic? Well, it starts with gratitude for me. Parang na-realize mo lahat ng mga dating importante sa'yo, hindi, wala pala, walang kwenta pala, di ba? You just wanna, you know, be thankful for each day, for being alive, being healthy, being with your family, being together, and the fact na nakaka-survive kayo. And I also went through this, you know, to be balanced by staying active, di ba? I'm always very goal-oriented. Okay, so ito yung nangyari, ito yung gagawin natin, ito yung game plan natin para makabawi, makabangon ulit, kailangan nang lumaban, yung ganon. I always have a very positive mindset as well. And of course, ang pinaka-importante dyan, nakakatulong sa akin to be grounded and to stay relevant is interacting with my lovely daughters, all the Tres Marias. My teenage daughters are both, you know, young ladies. They keep me fit and active, and
updated sa music and other things para makapag-bonding kami. And of course, having a baby, yun, nakakatulong din yun to be balanced in life because she's my wake-up call. She's my silver lining na that makes me realize that, you know, this is what my purpose is here on this earth is, you know, to take care of these lovely children and to make them good people. So, yun yung nakatulong sa akin para mabalance lahat. Tumikto ka rin ba, Miss Lee? Sama ng mga bagay. Yun yung ano ko, yung stress reliever na sa amin ng mga anak ko. We do TikTok, we do workouts, we dance, we listen to music and watch videos. Eto naman, ilang... Ah, ayan, sige, go. Yung sa pag-workout, aside from our workouts, yun yung mga ibang bonding namin na nakakatulong para maiba yung utak mo sa mga stress at sa mga problems that you're going through. Alright, thank you so much. And eto naman, bilang isang bagong endorser nitong Radiancy, anong nararamdaman mo? Or ano yung feeling mo at ikaw ang napiling ambassadress nitong Radiancy? Well, I'm super humbled and very honored and I'm also very proud na na yung mga efforts ko to stay healthy and fit and sexy and be positive, I na-recognize nila. And kahit pa paano nagiging role model ako or inspiration ako to other moms or other women out there to take care of yourselves. And this is where I really emphasize yung self-care, or I like to call it self-love. You know, you really have to set time to take care of yourself physically, mentally, emotionally, and hindi madali yung gawin. So, you know, it all starts from, you know, healthy diet, at kasama na rin dyan yung time to fix up, dress up, maybe even put a little makeup, maybe even buy a few things para sa sarili mo, para lang maano ka, kasi tayo mga babae lalo, or actually everyone in general, lahat tayo mga martir eh, lalo na pag ganito yung panahon, right? So parang you tend to forget about yourself, yung nagiging losyang, minsan ayaw mo na rin gumising in the morning to dress up or to do things because lost ka eh, di ba? So it's just really important that I balance that out, and I'm so thrilled to be part of the Radiancy family because I really share their advocacy in having good health, taking care of yourself, and to really share the good news about the immunity and all the other benefits, di ba? Nakakaganda, nakakabata, tapos healthy ka pa from within. So yun, lumalabas talaga yung ganda mo, yung nag-radiate ka talaga ng beauty. Diba, DJ Maki? Yes, ganun yun. Ganun ang sikreto doon. Eto pa, Miss Reds, ang dami nagtatanong kasi na mga mare natin dito kung ano ba yung tips mo in staying fab and gorgeous. Ayan. You know, it's self-care. So kasama na dyan talaga yung pag-workout in any form, ha? Hindi naman kailangan kasi wala ng gym, hindi na mag-workout. I mean, you can even just play with your kids, clean the house, do a little bit of dancing. Yan, nakakatulong yan to stay young and fit. And of course, beauty-wise, parang I try to take care of my hair. Pag may time, nakaka-put ako sa parlor at maybe once a month pag hindi ECQ. And then, you know, taking care of your skin, you know, washing your face, eating well, trying to eat more of more organic foods, staying away of, you know, from medyo carbs para makalose ka na weight, and healthy natural food, di ba? So, kasama rin dun nga pala ang pagbihis and yung pag-ayos ng sarili mo to make time for it. And so, I think it's very important, like for me, kahit pa paano since nag-office na rin ako ngayon, that I dress up and put makeup on and comb my hair. Minsan nakakalimutan natin yan. And, you know, make an effort to look good, not only for your family, for your husband, your partner, but for business as well, and for yourself, di ba? Minsan, malit na bagay goes a very, very long way. And so, those little things, like, keep me so excited about life, about myself, about how I am and feel physically and mentally. At kasama na rin dun sa pag-take ng tamang supplements so that you are healthy from within. And importante yun, na hindi ka lang healthy talagang you're so strong and that you have immunity, di ba? Especially now. Because